Hugas mo sa olive oil. Nila. Nilalama sa olive oil. Kasi ano na mga mix. Nag-init yung flavor sa loob ng ano. Kailangan kasi ma-extract muna yung lasa yung amay ni Shari. Lalo na yung ano, yung dumi sa ubo. It's rare to miss it. At least, oh, yeah, masarap. Masarap pareho. Grabe na perfect mo, Mark. Hey! Naka, nandun na po. May steak kami. May shrimp with cream. Then Isa, happy birthday, Jollibee, and kakanin. May lima nga daw ang Baka mabalsa. Are we gonna sing na? Inside. So let's So this is the inside of the beach. Let's go check the water. Wow. Look amazing. Where can I sa gilid? Go just check the beach. Nakoyo nang may ano. Magpapasok na to ano yung ano mo. Hindi naman. So, fairness, malinis. Beaver! I should be up there. Hold on, P. Secret lang, guys. And we're here. No diving permitted. So, pag pumasok pala kayo dito, parang it's at your own risk. Wala silang mga lifeguard. Nope, none. Even the parents to their children, own risk nyo. Lahat pag may na-damage ng mga boat, babayaran nyo, syempre. And, ano nga yung sabi nila? Honestly, amoy beach siya. Fresh water. Grabe. May poop nga lang ng seagulls, ng birds, which is normal, lalo na pag nag-change na ng season. Yeah. You are required pag mag-boat, mag-paddle, you are required to wear life vest. So they are providing the life vest for free and the paddle board. And the boat, but then own risk. So you're required to use your life vest. Malinaw, ano? Malinaw yung water. Ang ganda nito pag summer, eh. Blue. So, first snow. Wow. It's snowing outside. It's our first snow here sa bahay. Wow. Hi, first Thanksgiving. And we prepare kami ng handa. So, I'm sharing
to you guys the recipe ng potato salad namin. Pa-boil na ako ng potatoes. Tapos, meron na din ditong sibuyas na puti, white onions, then some apple slices, celery, nasa ilalim yung celery. And then, at the same time, pineapple tidbits. Then, magpapahulo ako ng red beets so that the potato salad will turn pink later on. Tapos, we will add mayonnaise. Ito yung mayonnaise. So, kulang ako nito. Baka bumili pa ako nito tomorrow. And then, of course, yung chicken. Pakukuluan natin yung chicken. Tapos, ishishred lang natin siya para ihalo sa potato salad. So, I'll show you guys kung anong itsura nito after. Pero basically, ito yung potato salad na binibili namin or ginagawa namin pala pag may occasion kami. Like Christmas, Thanksgiving, or birthdays. So, favorite namin to nila mama pati ni Lola. Lola Aida ang mahilig magluto nito. So, by the way, pag pinakaluan nyo itong chicken nga pala, you should boil this with a little bit of salt and pepper. Just a little bit. Then, that's it. Later, I'll show it to you yung finished potato salad. Guys, so Thanksgiving ngayon. And magluluto ako ng roast beef for our Thanksgiving dinner. Tapos, meron na rin akong na-prepare na potato salad. So, sabi ko sa inyo, papakita ko ni Renon after I put the beets in it. So, hold on. I'll show it to you guys. Ta-da! So, nag-turn pink na siya. So, ang technique dyan para mag-pink is, kunyari, napakuloan niya na yung beets. You have to cut it down para parang mag-bleed siya. Tapos, pag nag-bleed siya, spread out niya na siya dun sa potato salad niya. So, kulang pa yung mayonnaise niyan, but I think it should be fine for us. So, share ko na kung paano gawin yung roast beef. So, first thing to do with roast beef, syempre, kailangan bundawan niya muna yung beef niya. Kasi medyo may dugo-dugo pa siya. So, I got this from TK Ranch. Hindi bitong na-defrost ko. Ang natol ko. Tapos, natanggalin na to. Ayoko na may net siya, pero yung iba, gusto nilang lutuin ng may net. Pero I preferred na wala. Kailangan medyo tuyo na siya bago tayo mag-add ng salt and pepper. So ito, 1 kilogram lang to. 1 kilogram ng beef. Chuck beef. Lagyan natin siya ng salt. Generous amount ng salt. Basically, dapat na-spread mo ng mabuti yung salt and pepper. Kasi it will make a crust for your roast beef. A little bit more. Sa side.
And then I'll show it to you pag pinito na siya. Now sa pot, lalagyan mo na siya ng olive oil. So medyo na lang. And then pag medyo nahinas na siya, pwede nyo na ilagay yung beef nyo. Ipa-brown nyo lang siya. So, iba brown lang natin. Sa olive oil. Okay, hindi yung wine. That wine is called Liberty Soul. That's from California. Tapos, pumili kami ng red wine that's good for first beef, yung something na sweet, yung hindi super bitter naman yung lasa niya. Okay. That's it. Pop! Bango? Bango? You want it? Can I smell it? Liberty spoon. Ayan sa dinabrown lang natin. Kasi sa dinaksize na. At mabrown. So 1 kilogram lang siya. Hanguhin mo lang siya. So, na-brown mo na yung outer part niya. Hindi luto yung loob niya. So, after nun, igigisa mo na ngayon dito yung sibuyas, celery, and salt. Pensyo-pensyo lang sa time. Kasi minsan, magiging ito'y lasa kapag hindi mo matensyo yung dami natin. Na-overpower natin. So, pensyo-pensyo ka lang. Then, mix it. Mix it. And then, you will add a little bit of flour. Tapos, a little bit of soy sauce. And red. I forgot the potatoes. I have to add potatoes at that time. And then just mix it. And then put them aside. Yes. And then we will add now the flour. Using Einkorn flour. It doesn't matter what kind of flour you use. Just love picking it up. And try to just dip the flour. You need to put the flour. Together with the potatoes. And then add first the red wine. So I'll get my red.
beef na. So, I will let it slow cook for an hour sa oven. Ang sarap niya, guys. And dinagdagan ko pa pala yung red wine. We love red wine sa roast beef. So, bibake ko na to for an hour, okay? 350 degrees Fahrenheit. So, this is from Farmer's Market na olive oil. Capers kayo, it will add also saltiness. Capers is fine. Pero remember, you will add Parmesan cheese here also as being a bit saltiness. Yeah. You just have to mix them together. Later yung Parmesan. Sa
ano na to, recipe na to, kasi malasa na siya. Yung saltiness pa lang ng olives, tapos yung patis, and the parmesan. Sarap talaga. Tapos garlicky pa. May tomatoes, very yum. So, ganyan lang yan guys. Later, pag maluluto na, add natin yung parmesan. Guys, ganyan na itsura niya kapag mag-burst na yung ibang tomatoes. Parang nagkaroon siya ng sabaw. And it's very yummy. Hindi mo na kailangan na i-burst lahat. That's why. As long as yung iba nag-burst na, should be good. This is the time when you can add not the parmesan. I would suggest that if you want to achieve yung lasa, buy this one. Mahal, but then malaki na siya. Pero mas harap. Iba-iba kasi dun sa craft na nabibili nyo na grated na. Freshly grated ito, kaya mas masarap. It will add yung creaminess dun sa pasta na. Pero iba-iba yung lasa nito. Nabili namin sa Costco. So, just mix it. Burst din siya sa mouth ng pagkain. So, ayan na siya. Ihalo mo na lang siya sa pasta noodle na niluto mo. You have your unique recipe. Legit na siya. Try it at home, guys! Kuha na lang siya from there. Tapos na natin. And let's see how it looks like. So yummy. Thanks. Yeah. So hiwai na na. So. So you're going to rest it first, right? Careful. Nang ilang minutes before natin ikakat siya. 5 minutes. 10 siguro. Tapos ayan yung itsura ng baby niya. Very masarap. You have an option to make it duro-duro. Mash mo siya or para mas lalong malapot. Kasi po mash mo. There's the mash. So, go ahead, mash mo yung iba, tapos magtira ka ng buro. That one is hot. Medium rare, but we like it this way. Medyo pinkish pa rin natin. Okay, this is it. At least luto na siya, malambot siya.
love it. So, ayan yung itsura ng ating roast beef. You have the option na medium rare na pa siya. Yun talaga yung like namin. Pero this one is still fine as long as hindi siya super cooked, overcooked. Kasi pitigas siya pag masyadong overcooked. So, this is still okay. And it looks so good. Strawberry shortcake, nabili lang sa Sobeys. Tapos, ito na yung roast beef. And ito na yung pasta namin. Also, meron tayong potato salad, hon. Can you show it to everyone? It's in the fridge.